Mag-experiment nga muna tayo. E di magluluto muna tayo ng chick boy pares. At tari o, tingnan ninyo kung anong itsura. Ay di are, atin ang titistingin kung anong lasa na re. Ayan o, talagang malapot-lapot ang sabaw na yan. Ay siya, tistingin na. At tari nga, maghanap muna tayo sa ating rep ng ating pwedeng mailuto. At tari nga, nakakita ko din eh. Are, nakita ko ang kalahating manok at saka yung balat ng manok. At saka di are, akin muna din yung itatanggalin sa frozen. At napaka tikas na yan. Ay siya, are, nakakita din ako din ng balat ng baboy. Ay siya, ay, pagsasama sa akin na. Ay di are, katagal-tagal ko anay. Ay di are, di mamaya ay are palalambutin na. Ay siya, are, lagkapagay, blablabla. Ha? At tari nga, isasayang natin yung kalating manok na frozen na parang itim na, parang masisira na nga yan eh. Tapos ilalagay na din natin ang ating balat ng manok na kasintikas ng bato. At saka isasama din natin ang ating balat ng baboy na kasintikas ng siminto. What? At siya ay ari pakukuloy na ng ari lumambot. Eh, sobrang titikas eh. Di, kulang din na yung walong oras ng pagpapalambot. Di na! At sa puntong ang ari ay kumukulo na, di tatanggalan muna natin ang sebaw at nang mawala naman yung mga lansa ng ating mga lulutuin dyang karne-karne. Tapos nagtanong ako din sa aking mga kasama kung anong magandang luto din sa mga karne-karne nga re. Mayet, anong magandang luto sa balat ng manok, balat ng baboy at saka kalahating manok? Pares. At ayun nga, pares daw ang gustong luto din eh. Kaya chine ko muna rin mga balat kung ari malalambot na eh, parang halos 80 oras na re. No! God, please, no! No! Tapos ang iramdam kong malalambot na, edi hinango ko muna. Tapos akin lang ang ginayat at mahirap naman pagka malalaki ang karne. Baka mamaya ay pagka malalaki yan, wala nang tira sa iba. Eh kaya naman natin palilitin ang gayat niyan para yung iba ay makatikim. At baka mamaya ay kalalaki ng kuha ng iba ay siya. Eh di bahala lang kayong magkaubusan. At tara na ngayon nilapag na natin ating mga ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas, may nor cubes na beef. Tapos merong star anise, may magic sarap, may asukal. Tapos meron tayo din ng toyo na alae soy sauce. Baka naman alae soy sauce. At sa puto nga rin ako'y nagmasid-masid muna sa labas. At baka may may dumating ng customer. Eh siya ako'y nag-aabang din eh. At kami wala pang masyadong customer. Eh di aray. Tapos na rin nga, maglalagay na tayo ng ingredients. Maglalagay na tayo ng bawang, maglalagay na tayo ng nor cubes, naglalagay na tayo ng star anise. Tapos maglalagay na tayo din ng sibuyas. Yan, lagpakin lahat ng madali ng maluto yan. O, tapos pakukulaan muna uli natin ng kaunti. At para naman smip-sip na ang mga ingredients natin diyan. Tapos ari nga ay kulong-kulo na. O, tapos nilagyan ko na din ng pamintang buo. Tapos naglagay natin tayo ng magic sarap. Yan o, kitang-kita mo, magic sarap. Baka naman din. Tapos ari na nga at naglagay na tayo ng alae soy sauce. Ala, hindi ho ako nag-i-intorso. Ari ho'y pinapakilala ko lahat. Ari ho'y aking kababayang Batanginyo. Siguro may-ari na rin alae soy sauce. Ari ho'y mga panlagay namin sa lome. Yan, sinabi ko na ang aming mga sikretong toyo. Ay, alae soy sauce. Ay, baka naman, matimusan kami din ng kaunti. Okay. At tapos nilagyan ko na din pala din ng oyster sauce nang gumanda-ganda naman ang pagka-itim na red para talaga maging pares talaga ang itsura niyan. At tarin na ngayon, ganda na ng kulot, nilagyan ko na lang asukal. Mga 2 scoop ata yan ang asukal na yan para maganda-ganda pagkatamis-tamis ng kaunti niyan. Tapos bagay na bagay yan sa ating kalamansi, patis at saka sile. Sigurado na yan mamaya. Tapos tara na nga, lalagyan na natin ng curry cake para ito yung lumangkit lang cake. Siyempre lalagyan natin yan ng cornstarch para lumapot-lapot naman ng kaunti. Para pagka hindi mo, hindi ko na malaman kung ano sasabihin. Ano? At tara na nga, maganda na ang lapot. Ay syare, ate mo lang titingnan kung ano talaga ang itsura. At ayan ay, handay na inyong mga sinangag diyan o baha o kahit saan kanin pwede yan. Ay, kitang-kita ninyo ng mga itsura, talagang nakakatakam na. At tapos sari nga, ipi-plating na muna natin ang kaunti para makita naman kung ano talaga ang itsura niyan. At talagang napakasarap na. Ayan o, gutom na, gutom na. Ay, handay na ang platito. Yon, may umuna na naman sa ating mahiwagang paulam. Alam ka kung anong laman yan? Ha? Robelaine? Baboy. Wala kulahok yan. At tara na nga, gumawa na tayo ng ating sausawan. Patis, kalamansi, sili. Tapos lalagyan natin yan ng bawang na sunog. Tapos lalagyan pa rin natin yan ng patis. Tapos nagluto pa pala din yung timayat ng adobong ampalaya. Ay di ari daw patitikim sa amin kung anong lasa na rin. Siya, sige nga, ari nga, bibidyo ko muna ng kaunti para aking matingnan at matitimusan niyan. At tari nga, may special recipe pa, Timayet.
Yan. Oh, anong tawag sa lutong yan? Ang palaya. Anong tawag ka din dito? Ang palayang may oyster sauce. Tapos sa ring at naluto na yung ampalaya. Edi ari mo na una kong binidyo. Ay tapos ay ari ka kami nga din ni palay kakain na. Edi ari nga. Titikman ko lang din eh ang kanyang ampalaya. Ayan oh, yung unang subaw. Mapait agad. Gunggong. Gago. At ari nga ay mapait nga. Edi hindi ako nagpalata. Edi nilundo ko na lang. At baka nga may sabihin eh. Ako na nga natin kayo. May reklamo pa. Tapos sunod ko ng titikman na yung chick boy pares. Ayan, nahalo-halo ka muna ng kaunti at talaga namang lapot na lapot. Ay syakari, unang subaw. Ayun. Oh, ay ayos, sobrang lambot. Kaso lahi, nakain ko yung pamitang buo. Pero ayos naman eh, lalagyan pa natin ng pangpa-lasa yan. Oh, patalawang subaw. Ay, bilisan mo naman at mainip na ang manunod. Oh, patalawang subaw. Ayun. Oh, talagang, oh, kikimikim pa eh. Oh, nasilip ako dyan. At aring ay dire-diretso na yung kain din eh, dire-diretso na rin subo, ay wala muna tayong pakialaman, talagang iba na ang tipla ng tiyan. Ay siya, kung kayo kakain ay kumain na rin kayo, ay basta ako din ikain lang ng kain, subo lang ng subo, ay ba, ay talagang masarap ang kain ko din eh, tapos nga na rin, uminom na ako ng tubig at baka naman mabulo na naman, ay siya, tapos na ako din kumain. Tapos aring nakakain na, walang kalam-alam sa pagkain. Ngung kalamyas yan. Aring kakain naman si Butchoy, hindi naman alam kung anong kakainin. Papaya. Yan ang parais. Ari talagang kasama kong si Bucinare. Malalaso na eh, hindi pa alam eh, kung tanong pa ng tanong eh, kung ano mga pangulam. Eh siya eh, mamamaya eh, malalagyan ka ng sunrox. At ari talagang si Bucinare, wala talagang kamalayan sa pagkain. Kaya mo lagi kung ano-ano mga inihayan ni eh. Mutik mo muna. Ang lasa. Yoko mo lasa, Ari. Siyo pa. Sabi? Hindi daw lasang Paris, lasang Siopao. Ay siya, akin na, huwag ka na kumain. Ay siya, dito na po natatapos ang ating mahiwagang video. Sana po huwag niyong makalimutan mag-follow sa aking Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat po!